Ah, hello mga master, kumusta? Jealous Taylor po at welcome po sa aking channel. Ang ngayon mga master, isishare ko sa inyo kung paano gumawa ng pattern ng security uniform, yung polo long polo shirt, yung long sleeve. Tapos ang gagawin natin pattern ay ituturo ko na rin sa inyo kung paano tabasin sa tela ang front part, back parts at saka pati na rin yung sleeve. At kasama ko na rin ituturo dito yung pattern ng collar para lahat na, para hindi na kayo maghanap pa sa iba kong video. At kung paano siya tatabasin na may kasama na rin siyang allowance para pag, para sa mga beginner ay makuha din nila kung paano naman tabasin. So para makuha natin lahat mga master, no? So ito siya, start na po tayo. At ito ang ating measurement. Ito i-ayos ko lang ating camera, cellphone. So ayan siya. So ang ating length ng ating long sleeve ay 28, ang ating shoulder ay 18, ang ating chest ay 38, plus ang ating floor ay, ito yung ating plusing, so is plus 42, ang ating waistline ay 34, so meron tayong plusing na 3, so ang ating maging kalabasan ito sa ating pattern ay 37, sa ating hips ay 40, mag-add ako ng 3 para sa ating plusing or easing. So, equal siya ng 43. Ito yung ating gagawin sa ating pattern. Ating armhole ay 20. Ang ating sleeve length ay 24. Ang ating sa cuff ay 10. At ang ating neckline ay 17. So, kung hindi nyo pa alam mga master kung paano maglagay ng... ito kasi yung ating tinatawag na plat measurement. Ito siya, plat measurement. Ito, itong 38, 34, saka 40 sa chest, waist, at saka sa hips. Ngayon, ang ating easing or plusing ay ito yung 4, 3, at saka 3. Ngayon, kung hindi nyo pa alam mga master, alam ko paano maglagay ng easing, panoorin nyo lang yung aking video tutorial kung paano maglagay ng easing ng polo, blouse, blazer, coat, at iba pa mga master. So, ayan. Ano ko na. So, ngayon, start na po tayo. So, ang unang gawin sa ating pagpapattern ng security uniform ay una, maglayan tayo mula dito sa ano na ito, edge na ito. Mula dito, daw lang tayo ng at least 2 inches. Ayan, 2 inches. Tapos mula naman dito, pasok na tayo dito ng 1/2. Ayan. So, ito yung ilalayan natin sa ating square. Ganyan. Ayan siya. Ilalayan natin na pa ganyan. So, ayan. Ipaan natin ng konti kasi mahababa ang ating length. So, ayan. Ngayon, susukatin na natin ang ating length. Ang ating length ay 28. So, mula dito sa ano na to, kanto na ito, dito tayo mag-start ng measurement sa ating tape measure. Steady lang ating tape measure. Kukunin natin itong length na 28 sa ating tape measure. So, ito siya. Ayan. Ngayon, ang ating armhole ay 20. So, itong 20 na ito, divide natin ito ng 2. Ang result niya ay 10. So, ito siya. I-mark lang natin. Ito. Ayan siya, na-mark na natin. Tapos, itong nakuha natin sa armhole na 20, ito, mula naman ito, hatiin natin ito. So, ito, ang mula hanggang mula sa dulo ng ating nakuha kanina ng 28. So, ito, ang sukat niya ay 18, ito siya. I-divide natin ng 2, ito siya, 9. Akat na tayo ng 1 inch. Ayan, ito, 1 inch. Ayan. Ito siya sa 8. Ito yung ilalain natin pa-vertical pa ganyan, mga master. So, ayan, ilalain natin itong pa-vertical. Ganyan. Ganun din dito. Ito yung nakuha na natin. Yung umakyat tayo ng 1 inch. Ito yung ating ilalayan na pa-vertical. So, para lang din tayo gumawa dito ng ano mga master, no? Apollo, hindi kaya barong. Para same lang din itong procedure. May kaiba lang ng konti sa design. So, ayan. So, meron na tayong na vertical line. Ngayon, kukunin natin yung shoulder at saka sa neckline. Ang gawin natin, dahil ang ating neckline ay 18, so, kung hindi nyo pa alam pala kung paano gumamit ng square mga master sa sikreto para sa neckline, panoorin nyo lang ang aking video tutorial doon kung paano kinukuha ang neckline sa square mga master, no? Kasi dito ko sa ituturo, pwede ko naman siyang para sa mga beginner. Pero mas maganda kung ito na ituturo ko kasi panalaki kasi ito para ma-master din natin, no? So una, ang gagawin natin ay mula dito, itong line ito, idiretso lang natin to. Ayan, idiretso lang natin.
kung ano yung 18 natin, kung ano yung 18 natin sa ating square dito mga master, ay sa shoulder, ito rin, sorry, ang ating neckline ay 17. So dito tayo kukuha ng 17 sa ating neckline, ito siya. Ayan. Ayan, 17. Tapos ito naman yung ilalayan natin mga master, ganyan. Ito yung ilalayan natin, pag ganyan. So ito siya, mula dito, ayan, mula dito sa gilid ng ano, itong tela na ito, pinaka-edge, ay sa square. Ito 17, so ito siya. Kung hindi nyo papalala kung paano gumamit ng square sa ating paggamit ng how to use square and pattern making, panoorin nyo na yung aking video tutorial ng how to use square and pattern making, kasi ito kasi yung magandang paraan at mabilis na paraan kung paano tayo makapag-pattern ng mas mabilis mabilisan siya sa pag-division sa pagkuha ng katawan. So ito siya. Itong 17 na kinuha kanina, ayan, ito yung 17. Sa 1/4 ito mga master na 1/4, ito siya 17. Ito namang 1/8, ito naman siya 1/8, 1/6, 1/12, 1/16 saka 1/8, 1/4, ito siya. So ito, kukunin natin to sa neckline ng ating ito 17. Tapos ito naman, dito naman magkukuha naman tayo ng 17 naman dito naman sa itong 1/12 naman, itong 1/12, 17. So itong 17 na ito, makikita natin ito sa 1/12, itong 16 saka 18, sa gitna lang siya, ito siya. Ayan. Ito, ayan. Tapos ito, ilalayan, idiretso lang natin ito pa ganyan. Ito. Dito tayo magsusukat naman ng ating shoulder na 18. So ito sa 18. Ang 18, divide natin itong ito ng 2 is 9. So ito siya, 9. Mula dito, ayan. Ayan sa 18. Ayan siya, 9 siya. Ito nakuha natin dito, ito yun na yung i-round natin. Ayan siya. Ayan. Tapos, nung nakuha na natin ito, dito mag-down lang tayo, ilalayan lang natin ito pa ganyan. Mag-down lang tayo dito ng 1/2. Ayan, 1/2 lang tayo dito. Tapos ito yung kunik-kunik natin sa line, ganyan, 1/2. Ayan. Ngayon, mula dito, down lang tayo dito ng 2 1/4, pwede rin 2 inches, pwede rin 2 1/2. So ako, standard ako dito ng 2 1/4, ganyan. Down lang ako dito, 2 1/4. Tapos ito yung ilalayan ko pa ganyan. Tapos, ito naman, bantay lang ko lang dito, pa rectangular lang to, ayos, oo, ito yun siya, ganyan. Ngayon, itong kanto na ito, ito, ipapantay ko lang ito, kung ano yung distance dito, yun yung distance ko dito, ayan siya, ito siya, ayan. Ngayon, dito, kukuha naman ako dito ng 17, dito naman sa 1/6, ito siya, 1/6, 17, ito siya, ito minar ko, 1/6, ito, ito yung 17, ayan, dito siya makikita, ayan. Ayan, 1/6 ng ating square. Gitna siya ng 16 saka 17, 16 saka 18. Ito siya. Ito yung miniature natin kanina. Ayan. Tapos ito lang yung round natin pa ganyan. Sa front neckline na ito. Ayan, ganyan lang yung sekreto kung paano kuhanin ang neckline sa polo o di kaya long sleeve. Ayan. Ito siya. Sa barong, ganyan lang siya. Ngayon, check natin ito kung tama ba itong sukat na 17. Ito siya, 17. Mark natin, 17. So, dapat itong 17 ito, divide nito ng 2, ang dapat ang result nito ay 8 1/2. Ito siya, check natin. 8 1/2. So, ito siya. 8 1/2, ayan siya, 8 1/2. Ayan yung tamang sukat na nakuha natin dito sa ating neckline. So, sakto siya na nakuha natin. So, ulitin ko lang, no, kung paano kunin ito para makabisado natin. Mula dito sa gitna na ito, ang kunin nating basihan, itong 1/4 sa square, 1/4 sa square na, 1/4 sa square, 17 sa neckline, ito siya 17. Pagkatapos, igaganyan lang natin, magsukat naman tayo dito, mula dito, paganyan, ng 1/12 naman na 17 sa square. Ito, meron tayong makikita ditong 16 at saka 18, so gitna siya kasi 17 siya eh. Ngayon, pagkuhan na natin dito, at saka dito, nung tayo nito ang 1/4, ano yung mula dito, distance dito, pantay lang natin dito, dito naman tayo magkuha naman ng 1/6 naman ng 17. So, ito siya ni 17 sa 1/6, ito siya. Ito yung kulik natin pa ganyan. At ito na yung ating neckline, mga master. So, ayan siya. So, tapos na tayo sa neckline, no? So, ito, kung ano yung sukat dito, ayan, 5 3/4. Dito rin ay 5 3/4. So, ayan. Ngayon, kukuha na tayo ng ating chest, waist, at saka hips ng measurement. So, ang ating chest ay 40
tawag ito? 42, so magiging result nito ay 10 and 1 half. I-divide kasi natin ito ng 4. So magiging result nito is 10 and 1 half. So mula dito, suka tayo dito ng 10 and 1 half sa ating tape measure, di kaya ano, so ito na lang, roller. 10 and 1 half. Ayan siya. Ngayon, ang ating waistline naman ay 437 dahil 434 ang ating flat measurement, ang antel ng 3 para sa icing, so equals 37. So ang magiging result nito is 9 and 1/4. So divide natin ito ng 4 is 9 and 1/4. So dito, ayan siya. Dito tayo mag-start ang measurement, 9 and 1/4, ito siya. 9 and 1/4, ayan, ito siya. Ayan. So dahil ang security kasi, security guard, meron kasi siyang dart kasi ito sa back. Kasi uso na kasi ngayon yung mayroon dart sa back o di attack sa back ng ating body na pagpalagay niya natin na 1 half. So dahil meron tayong add na dart, magbabawasan naman, magdadagdag naman tayo dito sa body ng at least 1/4. Ayan, 1/4. Kasi ang gagawin nating dart na add is 1 half. So mag-add tayo ng 1/4. Kasi back lang kasi ang ating dadagdagan na dart eh. Wala naman tayong dart sa front, back lang. So kapag ang ating dart naman ay 1 inch dito, 1 inch ang ating dart, magdagdag naman tayo dito sa body ng 1 half. Automatic yun, kapag ilan yung ating dart na gagawin, ang kalahati dito, yun ang idadagdag natin dito sa ating katawan sa measurement. So ayan siya. Ngayon, ang ating hips ay 40 plus 3 is equals 43. Divide ito natin ng 4 is 10 and 3/4. So ito siya, 10 and 3/4. Mula dito tayo mag-measure, ayan siya, 10 and 3/4. Ito. Ayan, 10 and 3/4. Ito yung ating i-connect naman mga master, ito na siya. Hindi na ito kasi, ito na kasi yung ano eh. Flat, ito measurement kasi natin, tapos meron na kasi tayong dart na gagawin. So ito na yung ating measurement sa ating front at saka sa back. So ayan siya. Itong gitna na ito, ayan, ito yung ating measurement, diba? Mag-add tayo dito ng 1/4, another naman tayo dito mag-add naman ng 1/4. Ito yung ating para sa front part, ito naman yung ating para sa back parts, kasi ito kasi yung may dart eh, ang front kasi wala eh. So ngayon, ito na yung i-connect natin. Una, i-connect natin itong front, ayan. Ayan. Ito yung ating front. Ayan. So, ito naman yung ating back. Ayan. Ayan. Ayan siya. One half ito. Nasa, ano nga itong buhit ko yan. Nasa 3 na lang eh. Pero sige, okay na lang. Okay na yan. Ngayon, ito yung ating back. Ito naman yung ating front. Ngayon, ang ating gagawin na dart sa back. Sa back lang ito. Wala tayong dart sa front. Mula dito at saka dito, hatiin lang natin to. Ayan. Ang sukat nito ay nasa 10. So, 5 ang ating gitna. Dito naman, 5. Ito siya. So, mula dito sa taas, kahit magbaba lang tayo ng 1 inch, pwede na yan siya. Ayan. Tapos dito sa laylay, pwede rin yan kahit hanggang dito. Mula dito, kahit mga 2 inches or 3 inches, okay lang din yan siya. Ito yung ating dart na 1 half. Yung kasing laki dito. Ayan. Para sa back parts. Ayan. So, ayan na siya. Ngayon, sa ating laylayan, mag-add lang tayo dito ng kahit 1 inch na lang. Kasi, ano lang naman to. Kahit, pwede rin 1 inch, pwede rin 1 half, pwede rin 3/4. So, ito na lang ang aking front na lang. Ngayon, ang style kasi ng laylayan ng ating kadalasan sa mga security uniform, ang ating amboy style kasi yung laylayan nito, ang amboy style ay yung parang maiksi dito sa bandang gilid, tapos dito sa front at sa back ay mahaba. Ang sa side ay maiksi, yung parang nagwi-weave siya. So mula dito, pwede tayong umakit ng 1 inch, pwedeng 1 and 1 half, ayan, pwede rin 1 and 3/4, so hanggang ano lang talaga yan sa naman, nag-start na dito ng 1 inch hanggang siguro mga 2 inches, pwede siya. So ako, usual dito, ginagawa is 1 and 1 half lang mula dito, so ito siya. Iganyan lang siya natin. Ganyan. Tapos, ito ay para sa front. Ayan, para sa front. Ito naman yung para sa back. Ayan. So,
So ayan siya, ito yung line sa para sa back, ito naman yung para sa front. Ayan siya. Tapos ngayon, ang susunod naman natin itong armhole naman. Mula itong line na ito, i-straight lang natin ito pa ganyan. Ito, ito siya, i-straight lang natin. Ayan. Ito yung gitna, kunin natin yung gitna. Ang gitna ito ay 7. Kukunin naman natin itong gitna nito, ito siya. Mula dito, pasok lang tayo ng 1/2. Ayan, so ito yung i-correct naman natin pa ganyan. Ayan. Ito yung i-round naman natin pa ganyan. Ayan siya. Tapos sa back naman, ito siya. I-line lang din natin ito pa ganyan. Ayan. Mula dito sa gitna, ayan, ito yung sa gitna. Ito 9 1/2, so 4 3/4. Ayan siya. Pasok lang tayo ng at least 1/4 hanggang 1/2. Pero usual, nasa 3/8 lang yun siya. Hindi yan bihira ang mga 1/2 kapag panlalaki. Nasa 1/4, 3/8 lang yun siya. So ito yun siya. Ganyan lang natin. I-renown lang natin siya pa ganyan. Ayan siya. Ito na yung ating back sa ating armo. Ito naman yung ating para sa front. Ngayon, mayroon tayong tawag dito sa ating back, mayroon tayong back yoke na tinatawag na parang Batman style, yung parang matulis dito sa gitna. Igaganyan lang natin siya. Mula dito, sa gitna, down lang tayo ng at least mga pagpalagyan na natin na 5 inch o kaya 5 1/2. Ito sa 5 1/2. Tapos mula naman dito, down naman tayo dito ng at least mga 3 inches. Ayan. Ito yung i-curve natin pa ganyan, ipapa-curve natin, i-curve natin siya. So, ayan. Ito yung ating back yoke, yung parang sa umbrella. Ayan, ito siya. Ito yung matulis. Ayan siya. Ngayon, ito, patapos natin tayo sa ating pattern. Ayan siya. Ito, mula naman dito, magagawa naman tayo ng pocket. Maguguhit tayo ng pocket ngayon. Mula dito, pasok natin ng 1 inch. Ayan, ito, 1 inch. Ayan. Tapos, kung ang distance natin dito, at least, hindi tayo bababa mula dito ng 1 inch. Ayan siya, ito siya. Ayan, ito siya dapat ang ating pocket. Tapos, ito, depende na sa inyo. Kasi dito, meron din kasi standard na measurement yan. Pwede rin tayo mag 3 inches. Pwede rin mag 2 3/4. Depende sa laki, no? Pero ito, pwede na tayo sa 3 pwede tayo sa 3 inches. Ito siya, 3 inches. So, ang ating sukat nito is nasa 4 3/8. So, pwede na natin gawin itong 4 1/2. Taglagay na tayo dito. Ayan, 4 1/2. At ito yung ating packet. Paglagay natin yung ating packet ay nasa 4 1/2 by 5 1/2. So, ito siya. 4 1/2 by 5 1/2. So, ito halimbawa ang ating packet. Ayan. So, pwedeng dumagdagay dito para sa cover. Ayan, ito siya. Itong ating cover halimbawa. Dagdagan tayo ng at least 1/2 or 1/4. Ayan. Ito yung ating cover. So, ayan. So, ayan yung ating pocket sa ating security uniform. So ngayon, tatabasin ko ito muna, tapos ipapakita ko naman sa inyo kung paano naman ito tatabasin sa tawag nito, sa tela. So tabasin ko muna ito ng ganito kasi ito talaga usual na ginagawa sa mga pattern maker na buo yung back parts at front parts. Ay, isang pattern lang yung muna siya. Ayan. So ito, ay tinabas ko na ito. Ito yung lalayan. So, tabasin natin to. Ito, ayan, ito, ang tawag nito ay finish pattern, tawag nito. Ayan. Ngayon, ano pala, no? Kasi hindi natin na-check kanina. So, i-check natin yung body measurement. Kung paano pala mag-check ng body measurement, halimbawa, itong armhole,
ang ating armhole ay 20. So ito, check na lang natin to, measure tayo dito. Ito para sa front at ito naman para sa back. So kapag kulang or sobra itong ating armhole, pwede niyong dagdagan or bawasan. Ayan. Halimbawa, kung halimbawa ito ay sobra, pwede kayong umakyat para lumit yung ating armhole. Kapag ito naman ay kulang, pwede kayong bumaba dito para ito ay lumaki naman ang ating armhole. Ayan siya. So ayan, ang ating armhole ay kulang siya ng 19 lang ang ating measurement. So gawin natin itong 20. So pwede tayo mag-down dito ng 1/2. Ayan, para lumaki siya. Ayan. Para sa front at para naman ito sa back. So ngayon, babasan ko na. So ito na yung ating armhole. Nilagyan na natin kasi kulang siya sa ano eh, sukat. So ayan siya. Ngayon, para sa naman sa ating body measurement, ganito lang ang pag-measure, ganito lang natin. Sukatin natin to, tapos yung dulo natin nakuha, ganyan din ulit. Ayan siya, ang ating cheese ay 42, so ito siya 21. So sakto siya. Tapos dito naman, ang ating front, ito siya. Ayan, front. Ngayon, ating back naman, mula naman dito, dugtunan natin. Tapos itong dart, ibawas natin, ganyan. Tapos igaganyan natin. So ang ating dart ay, ang ating back, ay ating waistline ay 37. So kalahati siya is 18 1/2. So tama siya. So sa hips, ganyan pa rin, nagkaroon pa rin sa hips, ganyan lang natin. Tapos ganyan. Tapos kung anong result dito, yun lang ang gagawin natin, i-times 2 lang natin siya. So ayan. So ngayon, bago ko siya, tabasin ito, itabas ko muna kayo ng pattern naman sa sleeve. So kapag nagpa-pattern kami sa sleeve, sa ganitong pattern, sa back na rin kami gumagawa ng pattern ng sleeve. Ayan siya. Kung paano naman siya ginagawa. Tapos, kasi magugulo kasi yung pattern ito kapag dito ko sa tatabasin. So tabasin ko na lang siya sa pattern na lang na diretso para hindi na kayo mahirap pa maguguluhan. So, ito siya. Halimbawa, ang ating, ito ang ating measurement sa ating sleeve ay, ang ating length ay 24, ang ating cuff ay 10, ang ating armhole ay 20. So ito yung ating pattern, ayan, buo ito. Ayan, isa ito. Tapos ipo-fold lang natin, ito po-fold lang natin ng isa, ganyan. Ngayon, dito natin magsukat ng ating measurement, mag-pattern ng ating sleeve. So mula dito, sa taas na ito, down lang tayo ng ating mga 1 inch, ayan. Tapos, dito natin mag-measure ng ating sleeve length. Ayan. So ang ating sleeve length ay 24, so ito siya, 24. Ayan. Ngayon, ang ating cuff kasi ng ating sleeve length ay 2 inches. So, ito yung naman yung ating 2 inches na cuff. Ibabawas natin siya. Ayan siya. Ngayon, ito yung ilalain naman natin pa ganyan. Ayan. So, ang ating cuff ay 10. So, measure lang tayo dito ng 10. Ayan. Ito, ang 10, i-divide natin ng 2 is 5. So, ito siya 5. Ngayon, ang ating cuff kasi dito sa bottom ng ating ilalain ng ating sleeve ay meron kasi itong pleats. Mayroong plates na 2 or 3. So mag-add lang tayo dito ng at least 1 inch more or less. So gagawin ko na lang ito na 1 1/4 na lang ang add ko dito. Ayan. So mula dito is add ko ng 1 1/4. Pero ito yung ating cuff mga master ha. Ito siya at ating cuff. Ayan. Ito yung tira na tatabasin natin. Ayan siya. Ngayon, ang ating armhole ay 20. So mula dito, dito mag-add lang tayo ng 1/2. Ayan, para sa suing allowance, divide ito natin ng 4, ang 20 na ito, is ang result niya is 5, ito siya 5. Ayan. Ito yung ilalagay naman natin pa ganyan, pa vertical. So, kahit dito lang tayo mag-mark, kasi ito lang yung kukunin natin eh. Ngayon, itong 20 na ito, divide naman natin ito ng 2, is 10. Dito naman tayo magsukat ng 10 inches. Ito siya. 10 inches. Ayan. 10 inches yan siya, tapos ilalagay natin ito pa ganyan. Ayan. Tapos divide natin 2 ng 2. Ito siya gitna, 5. Tapos ito naman divide natin ng 2 at ito din divide ng 2. Ito siya 2 1/2. Ito naman 2 1/2. Ayan. Mula dito, down ka ng at least mga 1/4 or 1 or 2 or 1/2. Ito din i-curve natin pag ganyan sa ating armholes para sa front parts. Ayan. Tapos gaganyan naman siya. Tapos para sa back parts naman, itong line na ito, ito yung i-guide natin, gaganyan lang natin siya. Ayan. Tapos dito, pasok lang tayo ng 1/2. Ayan. Ito na yung ating back parts. Ito naman ating front parts.
Ayan siya. Ngayon, itong line na ito, ikukulog naman natin to pa ganyan dito sa laylayan. Gamit ang ating curve. Ito siya, ganyan lang natin. Ayan. So, ayan na siya. Ngayon, tabasan na natin to. Pero ito pala mga master, no? Sa mga una kong tutorial ng sleeve, ito pala, ay mayroon na pala itong pakain, no? Na kunting pakain. At least mga 1/2 ang pakain ito, eh. Pwede nyo naman, kung ayaw nyo ng pakain, pwede nyo naman bawasan. Pwede kayo magbawas dito para lumiit siya. Ayan, dito kayo maglalain. O di kaya, kung gusto nyo man naman ng lakihan ng panang pakain, pwede na kayo magdagdag dito. Ayan, para lumaki-laki yung pakain niya. So, ayan siya. Ngayon, ito muna yung tatabasin ko para maintindihan natin itong sleeve para pagkatapos ay ang body na at saka yung collar. So, kung paano naman natin itong tabasin sa tela, ito siya. Ito yung ating pattern. Tatabasin ko muna ito mula sa cuff dito. Kasi di naman ito kasamang cuff eh. Ay, sige, tatabasin ko na lang. Ayan siya, ganyan. Ito yung ating cuff. Ayan. Ito. Dito, mag-aada lang ako dito ng 1/2 para sa swing allowance. So, ito, mayroon tayong swing allowance na 1/2 dito sa ating side. So, depende na sa inyo kung gano'ng kalaking swing allowance nyo. Pwedeng 1/2, pwede rin 1 inch. Para mas maganda pag malaki ang swing allowance para pag may repair, pwedeng palakihan, eh, may malaki na pa tayo. Ngayon, dito, ang unang tabasin natin dito ay ang back parts. So, dito, hindi na tayo magdagdag ng allowance kasi meron na tayong dinagdag dito na swing allowance. Ayan siya. At ito yung ating back parts kasi. So, ito yung ating front parts. So, tabasin natin itong kabila lang. Huwag natin yung isama itong isa. So, ito siya. Ayan, ito yung front. Ito naman yung back. Ayan. Back. So, kapag tatabasin natin ito sa tela, ito na yung mismo ating gugupitin sa tela. Tapos, ito na rin sa side. Pero dito, gugupitin ko yung cuff. Ayan. Ito, magdagdagay dito ng at least 1/2 naman para sa dugtungan ng cuff. Idudugtong nyo kasi itong cuff na ito. Pag meron makabuo na kayo ng ganito, idudugtong nyo yan dito, itatahin nyo yan. So, magdagdagay dito ng sewing allowance na 1/2. Tapos, yung gitna naman para sa back, ito siya. Ito yung ating back. Ayan. So, ito may guhit na ako dito sa back. Mahiwa pa nga yung pattern. Mula dito, hatiin mo lang sa gitna. Ito, ito kasi yung sewing allowance. Ayan. So, mula dito, hatiin natin ito sa gitna. Ito ay 6 1/2, so 3 1/4. Ito naman yung ating cuff opening. Ayan, ito siya. Ito yung ating cuff opening. Ang sukat nito, usual talaga is 4 inches. Ayan, ito siya, 4 inches. Tapos, ito yun naman yung buttons. Ayan. Saan ba yung buttons dito? Dito yata. Dito yung buttons. Dito yung buttons pala. Ayan siya. Ito yung cup opening natin na ito. Saban ito ay 4 inches. Tapos dito, ito naman yung ating idudugtong na cup. Meron yan dito na cup. Tapos meron yung pleats dito. Ayan, meron pleats dito. Tapos dito naman, dalawang pleats yan dito. Ayan, tapos dito naman isa. Pwede rin dalawa din dito. Depende na sa inyo. So, ayun sa dito magdadag kayo ng swing allowance na 1/2. Tapos ito na yung gugupitin nyo para sa tela. Wala na kayong idadagdag pa dito. So, ito na yung pattern ng sleeve. Tapos dito naman sa cuff, ito na yung kanyang cuff na 10 inches ito. Ayan. So, maggagawa na lang kayo nito. Magtapos na lang kayo ng ganito ng may parehong may swing allowance side, sa lahat ng aids naman. So, ngayon, pupunta na tayo dun sa body naman kung paano naman sa tabasin sa tela. So, ito siya. So, ito, unang tabasin natin ay ang kanyang back parts. So, ang back parts niya ay ito, ganito lang. So, itong pattern na ito, parang halimbawa, tela nga ito, naka-fold din ito, naka-fold yan sa, ayan sa, i-fold lang natin, ganyan. Tapos, itong guhit na ito, itong ginuhit natin, dito natin siya itatama sa fold. Ayan siya, sa fold. Ayan. Ayan siya. Ngayon, guhitan ko na lang para sa back part, para may guhit tayo. Guhit ko na lang.
Ayan. Pati na rin dito sa armhole. Para na rin ako dito ang tapos ng tila, no? Ayan, ito yung ating back parts. At dito naman sa laylayan, ito yung ating back parts sa laylayan. Ayan. Ito siya. Ito yun siya, ito. Ayan. Ito yun, back parts. Tandaan ko lang, back parts. Ayan siya. Tapos ito naman yung, para sa ating umbrella, gubuhit ko lang. Ayan. At ito naman yung para sa ating dart. Gubuhit ko rin ito para sa ating dart. Ginabuhit dito ah. So ayan. So ngayon tatanggalin ko ng ating pattern sa front. So ayan na siya. Ito yung ating back mismo. Guguhit ko lang tong ano. Ganyan lang natin. Ayan. Ngayon paggugupit natin to sa tela. Ito siya. Dito, magkaroon tayo ng swing allowance, uphold allowance ng at least 1/2. Tapos dito, swing allowance na tayo, din tayo dito ng 1/2. Tapos dito sa armhole, 1/2 din tayo. Ayan. Ito, kasi ito kasi yung cutting ng ating back part, so gupitin ko ito. Ito yung ating umbrella, di ba? Ito muna. Dito magkano ko dito ng 1/2 na swing allowance. Ayan. Ganun din dito. Hindi ko pala nasama yung isang ano dito ha. Pattern. Ito siya. Okay. Ayan. So ito yung ating back parts. Mayroon akong swing allowance na nilagay dito sa edge. Ayan sa edge. Ngayon, ito gupitin natin to kasi ito kasi yung dugtong ng ating umbrella. Ating bakyo. Ayan. So kapag magtapos tayo ng ganito sa tela, hiwalay ito ha. Dito, magdadagdag ka ng 1/2. Ito. Add 1/2. Ganun din dito. Add ka dito ng 1/2. Para yan, pag idudugtong mo ito dito, mayroon silang, ito, buo pa rin yung kanyang measurement, mayroon silang mapagtatahian. Ayan siya. So, kailangan mo magdagdag ng 1/2 kapag ito siya. Dito, magdadagdag ng 1/2, pero dito, wala ka nang idadagdag, no? At dito, ganun din, wala ka nang idadagdag. Dito lang. At ito siya kapag buo siya. Ayan, kasi nakapold kasi ito, eh. Ayan, no? Ayan, ito yung kanyang back. Ganyan, nakaganyan siya. Ayan. So, kailangan mo lang mag-add dito ng 1/2. Ganyan siya. Itong dart, meron din dart dito sa kabila. I-guhit ko na lang kasi hindi ko na lang guhit eh. Kaya siya. So, guhitan ko para makita na rin yung kabuuan. May tanda naman tayo eh. So, ayan siya. Ang ating back parts. So, ngayon, dumako naman tayo sa front parts naman. So, ito ang ating front parts. Ayan. So, kuha lang ako ng isang pattern. Ito. Ito siya. May ano pa nga, may tawag ito. May damage pa. Pero, intindihan nyo na lang yan mga master kasi ano tayo eh, mahirap lang eh. kinain ng mabait ka nga. So ayan siya. So dito kapag magtapos tayo sa front, ito naman siya. Ang gagawin natin mula dito sa edge na ito, dagdag tayo ng 2 1/2. Ito yung edge ng ating tila, halimbawa. Dagdag tayo ng 2 1/2. Dito rin 2 1/2. Ayan. So ulitin ko lang, no, baka hindi nakita sa camera kanina. Ito mula sa halimbawa ito yung tila, dagdag natin dito ng 1 2 1/2. Ipatay lang natin dito sa baba. 2 1/2. Ayan siya. Ngayon. Tapos, ito, itsapagan natin to. Ganyan. So, patay lang natin ito
itong edge na ito sa pattern, ito, dito natin ito itatama. Ayan siya, ganyan. Ayan siya. So, daganan ko lang. Ayan. Para kasi ito sa fold ng ating ano eh, tahi kapag sa front bar. Meron po kasi yung front bar eh. So, kailangan meron siyang tahi na meron tayong maipopold. Ayan siya. Tapos, ito na siya. Iguguhit na natin. Ang ating front ay ito siya ang ating front. Ayan, ito siya. Ito, itong shoulder. Ito naman siya sa neckline. Ayan. Tapos dito naman, itong edge na ito, guguhit lang natin. Ito kasi ng ating buttons eh. Halimbawa, ito ng ating buttons. Dito para sa neckline. Pagalagay natin 3 and 1 half. Tapos 4-4 na tayo dito. 4-4-4. Ayan siya. Ito yung ating buttons eh. Ayan, buttons. Lakihan ko para klaro. Ayan ang ating buttons. Sinilayan natin. Ayan. Tapos, ito naman yung ating front. Ayan siya, ito siya. Sa layline, ito siya. Ayan. Yung pinakamahaba. Ayan. Tapos, sa side naman, ang ating side ay, hindi ito, no? Itong maliit. Kasi, ito yung ano natin, iguhit eh. Kasi wala tayong dart sa front eh. Ito siya. Ayan. Tapos dito naman, ang ating guhit sa front, itong shoulder, and ito siya. Guhit natin. Ayan. Tapos ito, iguguhit din natin itong ating pocket sa ating sa tela. Ito yung marking natin. Ito siya. Ito, yan. Ayan. So, ayan na siya. So, tanggalin ko lang ang ating pattern na nagawa. So, ayan siya. Ito yung ating front. So, ito, ano nyo ito, dalawang tela ito, no? Pero kasi ito isang pattern lang. Yung ginawa ko para lang nung pagkita sa inyo kung paano sa tabasin at iguhit. Pero ito, dalawang pattern ito para sa kaliwa at saka sa kanan. Dalawang tela ang gagawin nyo dito, no? So, ngayon, tatabasin ko na. Dito, mag-add tayo dito ng sewing allowance na fold allowance na 1/2. 1/2 ito. Tapos dito, 1/2 din. Depende sa inyo sa side kung good 1/2 o kaya 1 inch. Pero mas maganda kung gawin nyo ng 1 inch para may, ano kayo, kung may repair, may allowance. Ayan. Tapos dito naman, sewing allowance na 1/2. Ganun din dito. Dito, mag-add kayo dito ng ganyan kahit mga 1 inch. Para hindi kayo kapusin sa pole kasi musang nagkano dito eh. Ayan. Kasi ganyan ganyan, so add ka rin ng 1/4 or 3/8 or 1/2, depende rin sa inyo sa bandang neckline. Tapos sa shoulder, 1/2 or 1/4, depende rin sa inyo sa manay kasi mayroong iba, 1/4 na lang eh. So ayan siya. Ngayon, ito siya, ito yung ating fold na gagawin para sa bar. Usual kasi sa bar ang laki, nasa 1 1/4, 1 3/8, yung iba, ginagawa 1 1/2 pa nga. Ayan siya, para mayroong kang fold na maitutupi para sa bar. Front bar. Ayan siya. So, ano pa ba? So, ayan siya. Ganito siya kung paano magtabas sa front. Ito naman yung para sa back. Ano yung sa back natin? Ito. Ngayon, ito yung ating front. Ngayon, tatabasin ko naman kung paano naman tabasin yung para sa ating collar naman. So, ito naman yung para sa ating collar. Ganito lang magtabas, no? Ito, kuha ko ng pattern na maayos. Ayan. Gusto ko lang to. So, ngayon ang ating collar. Pag magtapos naman tayo, ganito lang gagawin natin. Ito yung ating pattern. Fold lang natin para matapos na natin sa collar. Ayan. Fold lang. Ngayon, ito, guhit natin. Ang ating neckline ay 17. So, maglalayan na ito ng ganyan. Kahit magsagitan lang tayo mag-start. Lainan tayo ng paganyan. Ayan. Mula dito sa fold na ito, ito yung naka-fold. Ayan. Naka-fold yan siya. Mula dito, ang ating 17, divide natin ito ng 2 is 8 1/2. So, ito siya. 8 1/2. Ayan. Ngayon, mula dito,
Pasok na tayo ng 1 half. Ayan. Ito yung igaganyan natin sa ating curve. Ayan, ganyan. Ayan siya. Tapos, dito, ang ating measurement ng ating lapad ng ating collar is palagay natin 1 and 3/8. Ayan, 1 and 3/8. At dito naman ang ating lapad ng ating collar sa front is 2 and 1/2. Tapos, pagpalagay na natin ang ating collar ay classic lang. So, ganyan. Ito siya. Pasok na tayo ng 1/2. O 1/2 or 1/4. Iganyan lang natin to. Ayan. Tapos ito, iganyan lang natin to una. Ito, iganyan lang natin to. Ito yung gitna. Ano ba? Ito is 8 and 1/2. So, 4 and 1/4. Kung ano yung sukat dito, 1 and 3/8 dito. Pwede natin gawin itong 1 and 1/2. Ayan siya. Iganyan lang natin. Ayan, tapos igaganyan natin to 4 pa ganyan. Ayan. Ating para sa collar na tawag nito. Tapos, para naman sa isang maliit naman na collar, mula dito, pasok lang tayo ng 1/4. Tapos, sukat tayo dito ng at least 1 inch yung kadalasan na sukat yan eh. Ayan. Tapos, ito yung gaganyan na lang natin. Ganyan, 1 inch. Siya. Eh, nakaganyan lang yan siya. Ayan, ganyan. Tapos dito naman, 1 inch. Mula dito, sukat tayo ng 1 inch. Ito yung gaganyan naman natin ulit. Ayan siya. Ayan. Itong line na ito, i-direction natin ito pa ganyan. Ayan. Mula dito, add ka na dito ng at least 1 inch. Pwedeng 3/8, 3/4. Depende sa inyo. Pwede kaya 1 inch. Depende na yan. Ito, yung, ito naman yung gaganyan natin. I-curve natin pa ganyan. Ayan siya. I-round natin pa ganyan. Ayan. Pwede rin namang pa, ang pa-angle, pa ganyan, pwede rin round. Ito, naka-round siya. So, ito yung ating pattern ng ating collar. So, gugupitin ko sa pa, gugupitin ko siya. Ito naman yung sa maliit. Ayan. Ito naman ating sa isang collar, ang tawag ito, bangkito ba? O, wala ko saan dito ang bangkito eh. Ayan, tawag kasi nito, turbinized collar eh. Ayan, ito naman yung sa dito. Ayan sa. Ayan, so ito yung ating pattern ng collar. Ayan siya. Ganyan yan siya. Ngayon, kapag tatabasin nyo ito, maglagay na lang kung kayo ng allowance dito sa tela. Ganon din dito sa tela. Pero yung iba, pag may patigas, ito na yung mismong tatabasin natin. Yung patigas, yung may dikit. Ito yung tatabasin natin mismo. Tapos, pag magtabas tayo ng tela, maglagay na lang tayo ng sewing allowance sa all side. All edge, ayan. Tayo, maglagay tayo ng sewing allowance. Tapos, kapag sa barong pala, kung paano gumawa ng pattern, magbuo ng collar sa barong. So, may technique din kasi yun. So, saka ko na lang yun ituturo no, sa inyo, no, yung pagpagawa ng pattern ng barong. Ay, kung totoo, same lang naman sa ng pattern ng barong naman. May tik-tik lang siya sa procedure kung paano naman sa tie-in para mas maganda yung bilog. So, ito siya kung paano gumawa ng pattern ng security uniform. Complete with front parts, back parts, sleeve, at saka collar. So, yun po mga master, kung nagustuhan niyo po ang aking video na ito, please like, share, comment, and subscribe. At pinutin niyo na rin yung notification bell para pag may bago akong upload ay ma-update po kayo mga master. So ayan po, maraming salamat sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat.